The president to witness the ceremonial distribution of food packs to 5 AFP personnel. The said distribution shall be led by Lieutenant General Cirilito E. Sobejana, Philippine Army Commander, Western Mindanao Command. To receive the food packs are Sergeant Glenn R. Melianes Jr., Ordnance Service, Philippine Army. Regiment Chief John D. B. Banto, Philippine Navy. Master Sergeant Rodelio D. Donguines, Philippine Air Force. Senior Master Sergeant Eleazar A. Salazar, Philippine Navy Marines. And Master Sergeant Salvador C. Dacanay, Infantry, Philippine Army. Thank you, sir. Good evening, everyone. Now, may we call on Secretary Delphine N. Lorenzana, Secretary of the Department of National Defense, to introduce our distinguished guest of honor and speaker. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines and Commander-in-Chief of the Armed Forces, President Rodrigo Roa Duterte. Kindly sit down. Thank you. I would not go to the exercise of introducing everybody. Kilala naman ninyo lahat. So, I'd like to go direct to the point. And I have a prepared speech for you. Pero, para sa akin, I need a more... parang nag-uusap lang tayo pare-pareho. Parang take me as just not as a president but as somebody who is here to make a plea. A pleading. Alam mo, nangyayari talaga sa buhay ng sundalo. Ito mga ganitong whatever be the reason ng kabila or whatever be the motive, the fact is you are in a place where everybody is holding a firearm.
So it is not easy for one to lose his patience or maybe yung nakalimutan niya yung spirit decor at in a moment of insanity ginawa yun. Yung namatay ng mga sundalo si Damo Magilon Velasco and Pasuna. It was a waste of life. But ever since yung araw na yun, I was really very sad. Kasi mahal ko ang sundalo ko. At yung pagmamahal ko sa inyo, just like the giving of the gift. Natural yan. Do not take it as a form of bribery or what. Anyway, you must remember that government property also, it's not ours. Itong nangyari, masama. Pati ako on the sideline, nakita ko na hindi nga maganda. And it has generated so much, maybe hatred, and so much animosity between the two units, PNP, pati Armed Forces of the Philippines, which is not good because in the end it would be the people who will bear the brunt of all this thing. Alam mo, hindi ko kaya mapigilan na gusto ninyong gumante o gusto ninyong mag-resba. Then go ahead. I will not stop you. But also, at the end of the day, just give me one answer. Did the country benefit from furthering the violence? Alam ko galit kayo. At dapat magalit talaga kayo. Eh ako mismo galit eh. Sa sitwasyon, sa nangyari. But I'm here to just make a simple request, a plea, na yung nangyari, the best thing for us to do, which is the only way para sa atin. Saan yung NBI nandito? Sumama ba yung NBI? I have directed the director to investigate. Sinabi ko sa kanya, bisigahin mo, search for the truth. Kung nakita na ninyo, make it public so that everybody will understand the situation. Kasi kung hindi ninyo mahintay at ang sakit ninyo, it makes life a bit dangerous and uncomfortable ka. Kasi kayo mismo
Magkita dyan sa labas, masalubong mo kung saan. Banda, baka ipauna ninyo yung galit ninyo. Forgetting that there is a more important task to do, and that is to protect the people of the Philippines. Let us not lose sight of that reality. Alam ko na talagang gusto mong umupak rin. Pero at the end of the day, I will ask you simply, what good did it do for all of us and for our country? Alam mo, sabi ko, hindi talaga maiwasan to. I remember may apat na pulis na napatay ng army in a mis-encounter talaga. Mis-encounter. And so there were so much recriminations from different units that I was also bothered looking for a way how to handle the situation. Para kasi the ship of state is sailing, hindi naman typhoon but a little bit turbulent water. Nandito ako para maghingi ng tulong sa inyo. Help me make the waters calm. Kasi ang ating bayan, ship of state, is sailing in that area. Nung ang pulis ang namatay, I'm not comparing, I'm just saying, but what I did. Nung nakita ko medyo mainit, kayo, you were there in the command conference. I'm sure kung anong sinabi ko sa inyo, I do not want to hear anything about that incident at all. Mahirap kasi namang istorya ng pataya ng mga tao. It is not a pleasant task. And it's not a good one. So, nakalimutan na yun. Now, huwag ninyong isipin na yan rin ang gusto ko. Kasi may nakita akong mali. Mag-neutral na lang ako sa salita ko. But I have my own misgivings about the whole thing. But pending the release or pending the invitation of the NBI, we all must just keep our silence and hope that the NBI would find the truth for us. Trabaho nila yan. Yes. Trabaho nila yan. And I'm sure that they will not fail me. Kilala ko itong mga ito sila. Patagal na ito sa ano. At sabi ko, get the truth. Huwag mong sobrahan, huwag mong kulangan. Yung totoo lang. Because it will save us the trouble. You bungle everything at marikita na nasilip sila.
na hindi totoo or i-concocted one. We cannot control the trouble. Kaya na lang ang barilin ko para matapos. Pumunta ako dito. Hihingi ako ng tulong ninyo. I'm pleading. Nakikiusap ako. Nihangyo ko ninyo. Matabaga ko ninyo. Pagpakalma. To keep the waters in the meantime calm. And we wait for the result of the investigation. Yan ang pinuntahan ko dito. Kasi mahal ko ang sundalo ko. Mahal ko rin ang polis ko. Puro nagatrabaho. And at the end of the day, maski anong desisyon dito sa baba, pag sinabi ko na wag na muna, do not, nasusunod. Ako ang nasusunod. Kaya I feel so responsible sa mga polis ko, pati sa mga militar. There is now this raging feeling of maybe hate. It could be hate, which is a dangerous thing really to nurture. It does not do any good. Because there's the investigation. And I'm giving you my word of honor that the investigation will proceed to find out the truth unfettered, unbridled by anybody. Except yung sa trabaho. Walang makialam. At yung totoo lang. Yun ang maasahan. At kung sino man ang may kasalanan, then he has to pay for it. What I'm saying is, we're trying to figure out how we can, in the meantime, do something to give you the assurance that justice will be done. So I'm giving it to you, I said, as a word of honor of a president. Now I will find out the truth from the investigator, and I hope that it would satisfy you. Wala namang iba. You want to take revenge? For what? Gusto mo rin pumatay ng polis? For what? Would it make the four officers come back to life? At yung mga polis, kung may kasalanan, kung may kasalanan, sandihin tayo natin, at pagkatapos, they will be prosecuted either a court martial or a regular court. Wala akong pakialam. I said, I do not. Kahit matanong ninyo maski sino, maski kayo mga opisyal. There never was a time na may hiningi ako na pabor na ganito-ganito. Ilakad ko isang tao. Diyan yan si Delphine Lorenzana, nakilala kami ng major pa yan siya. Na-assign sa Scout Ranger Regiment sa Davao. Wala akong kung on the level talaga yung
trabajo. Ako, ay, ayaw kong gustong bihin niya mo kautang ng loob ko sa akin. I do not nurture mga loyalty ito bata, ito yung ano, ito mga promotion. Hindi ako ganun. Naniwas, I mean, even when I was the mayor of Davao City, yung mga barangay captain, ayaw nila. Ayaw nila yung mga polis na saan doon. Gusto nila palitan. Maraming mga laro itong mga buang ito eh. Tari, kantak. Kung sabi, nasabihin ko talaga, you go to De La Rosa, or you go to Darao, or you go to sa dyan, huwag kang maghingi sa akin ng pabor. I do not. At least ako, alam nila. Ngayon, ang masabi ko lang sa inyo, gusto ko talaga ma-imbestiga ito. Gusto ko lumabas sa totoo. Gusto ko yung may kasalanan will have to face the consequences. Ganun na lang ang I tell you, hindi nyo alam yan. Hindi nyo alam to. But you know, I was the only candidate na of the so many things sa kampanya, kung anong madaldal mo, ako lang yung tumingin sa kanto kung dinanaanan namin sa kampanya. Kita ko, oh, ito pala sila. How about them? Alam mo, I promise to double your salary, police, pati kundalo. And I did it. But you should know the story behind. Eh, sabay yun sa train law, sa Department of Finance, kay Dominguez. So, ako naman, I was insisting on the money intended to increase your salary. After so many debates, because most of the congressmen were favoring for unahin muna ang train law, sabi ko, nakapangako ako. Now, kung hindi ninyo mabigyan ang sundalo, tanungin mo yan sila. Alam nila, dito sa itaan, Delphine, Senator Subiri and Senator Gordon. Sinabi ko, kung hindi ninyo masali ang increases ng police pati military, I will resign. I will pack my things and go home to Davao to retire. Adre, hindi ako atat na atat maging presidente. I am a disposable president because that is this. Yun dapat ako. Kasi kung ayaw ninyo, kung galit kayo, pwede tanggalin ninyo magkulita kayo. Ako sa akin, hindi na kailangan magdala pa ng isang M16. Puntahin mo lang ninyo ang mga military commander at police. At sabihin nila, ayaw ka na namin. Baski hindi pa ako tapos sa termino mo. Sabihin ko, sige, okay. No problem. Diba, in the conference natin minsan, command conference, nagtampo ako sa isang general. Dahil yung medisina para sa sundalo na wala. So, sinabi ni Dilvin, problema tayo. So, I fired. Listen mo yan.
On the same way, ganun, mangako ako, kailangan tutuparin ko yan. And I stand by my word. Yung mga ganun, nasundan. Lahat na hiningi, na not because na kikiusap ako ngayon para sumunod guys again, no. I leave it to your individual conscience tonight. When I leave, think for yourself. Do not think what I have talked to you about. Hindi ako naman. Pero sundalo, lahat ng hiningi ninyo sa ospital, baptism, binigay ko. Meron kayong 50 million a month dyan sa ospital. Yung namang 50 million sa Biluna, doon sa AAP hospital. Buwan-buwan yan. Nandyan yan. So there will never be a time na sabihin nila na ubusan kami ng medisina. Kasi nandyan yung 50 million naman. Sabi ko sa kanila, huwag ninyong lukluin yan kasi parang sundalo yan. Oras pa rin merinig ako na may sundalo nag-complain na walang medisina. Ay putang ina. Huwag kayo. Magkalitsi-litsi tayo. Ganoon na lang. You know, because my father was once a governor, so I have a lot of established a good rapport with military and police officers. You know, kaya ako nag-cultivate ng maganda. Pero hindi yan sabihin mo para pakapanin niyo ako, basi ng kurap na ako, pakapanin niyo ako. Bahala kayo, isipin ninyo mabuti. Pag yun ang pinagkamabuti ninyo, sabihin niyo sa akin. Pag ayaw na ninyo sa akin, alis. At yung sweldo ninyo ngayon, nag-away kami si Senator Bongo. Siya yung go-between. Tawagan sila. Sabi ko kay Gordon, pati kay Subiri, pag hindi ninyo palusutin yung double the salary sa sundalo pati pulit, magre-resign ako ngayon. Wala ko na masyado akong bagay na dinala dyan sa aking bahay. Balot ang uuya ko ng dabo. Yan na lang ang ano. Just to impress upon you that the person you are talking to you now may tingin sa iyo na pagmamahal sa inyo. And that kung sabihin ko adret, hindi ito arigluhin. Imbestigahin natin, hayaan natin ang NBI pagkatapos niyan kung sinong may kasalanan, pakulong. Hindi ako nag sinasabi ko lang yan so that you will know the sincerity in me. Kasi hindi niyo alam yung mga yun. Hindi niyo alam na I really provided everything. Provided you a new building. Lahat ng kailangan ninyo, yung barrack to hasten the healing, nandyan na sa inyo, binigay ko. Ang nahihinip ko na lang, yung understanding ninyo sa nangyari. Na kung sisirain mo ang
Pues yung mga patay-tay ng polis dyan, 5-6 na polis station. What do you do? Sabi ko nga doon sa kabila, it will end up in a talk or talk. Maski anong complaint, look at me, Suare. He staged a rebellion, has killed so many soldiers, his forces in the past. But where is Miss Wari now? Miss Wari is the ambassador to the OIC, oil producing nation. Bakit nandyan siya? Well, that's the reality of it all. Na may mga kalaban ka na hindi mo pwedeng patayin kasi gamitin mo pa. You need him. So we need the police dyan sa labas because you take care of insurgency and the more serious problems in the country involving law and order. Itong mga police nito, they have a purpose there. And we need them. The Republic of the Philippines need them. Kayo, yun ang katulong nito. Kasi pag dumain, gulo na, wala ng iba, army na. But yung frontliner sa labas, dealing with the civilian population, police. May mga gago na police, sigurado yan. May mga gago rin ang sundalo. O kaya I am not ready to condemn anybody. Except that we should give time to the NBI to finish the... They have started. And they are at it now. Kaya na natin because sabi ko, kilala ko itong mga ito. Mga mahusay ito. At sincere. So yun lang ang pinunta ko dito is to make a plea. Hindi dahil yan sa itong distribute mo. Ayaw ko nga sana kung nalaman mo. May sabihin ako sa inyo. But anyway, maski sana ako pumunta. Maski sa hulo, kung saan. Dala-dala ko talaga yung parigano ko sa... Walang ibang presidente ng Pilipinas na lumingon para sa inyo. Totoo yan. Ngayon lang sildo, pati yung mga equipments in sa hospital, pati yung medisina para sa gamot. Ano, yun lang. And it's not because na lang magpapalakas ako. Bakit ako magpapalakas sa trabaho mo natin? In the same manner that the police would also need you. They cannot handle the insurgency problem. So we need the armed forces of the Philippines to keep the integrity of this republic so that the people will be protected. Ang tao talaga kawawa. Is the last landlord. Totoo yung sinasabi ng mga aktivista. Doon, hindi natin ma-deny. Ngayon, yung mga mahirap. Kaya ako, isang pulang. Kaya ako, nung pumutok ako, nakita ako yung mga babae na nakaupo sa pavement. Tapos, ang dami mo, ano, pagpapabasa ko. Naghihintay ng walang
poor town area. We better solve that problem, give them shelter and give them food. At binigay ko kay General Ani. Hindi ba ninyo, hindi ba kayo nagtaka? Masabihin ninyo lang pa ba, palakas ako sa military. Tingnan mo yung cabinet ko, kalahati puro retired general. Kalahati ng cabinet member. Predominantly dyan, ang Bisaya dyan, dalawa na lang. Si Briones pati ako. Karamihan, sundalo, sila Delvin. May pinauwi mo si Delvin nung pro-presidente ako. Kasi kilala ko nga. Hindi ko tulungan mo ako. Nauna talaga kayo. But, you know, as we try to journey this life, ikaw as a soldier, very dangerous job. But for the other, for the nation, for the people, para sa kanila, hindi natin, how can you turn your back sa tao? The huge mass of almost 110 million. No, ano pa yung pinaprotect natin? Wala masyadong time pera. But we try. We try to make people happy. So, it behooves upon you to think about that solemn duty. Yung pangyayari on the sideline, nangyayari yan. Hindi yung sideline na hindi importante. Importante yung investigar at justice is rendered. But wala inin yung hatred kasi it has no place sa atin. We cannot take revenge. We cannot go there and get them and lynch them. It ain't that way. Ang importante malaman at yung totoo umabot sa inyo at kontento kayo na yun ang totoo. So yan, ako dito pumunta to make a plea. I'm pleading for your understanding. At saka pakalmahin mo ang mga tropa. Explain to them their role in this society. That the real enemy is itong mga NPA pati itong mga abuseo. Alam pa rin yung kung bakit binigyan ko kayo ng sidearms lahat. Because may billion. Binigyan ko kayo ng sidearms ang lahat ng sundalo. Alam mo bakit? Masama pakinggan. But if you do not agree with me, just forget it. You can do what you want. Sabi ko, ito ibigay ko sa iyo. Hindi ko nasabi sa lahat yan. Ito, bigyan ko kayo ng armas. May tatlong magasin yan. Puro ng bala. Pag naubos ng bala sa M16 mo, pag hantuhan si paana kay suntukan dyan, meron kang mabunod. Tatlong magasin yan, nakadeploy yung isa. Pag naubos yung naka-isa, bumunod ka pa ng isang magasin. Pero yung pang tatlong magasin, para sa ulo mo yan. Kainin mo ang baril mo. Mas sakin, mas mabutit na lang yan at yung committed suicide rather than for me to see my soldier na-capture tapos binaboy dyan sa kampo kung ano-anong pinaggagawa. You are treated as an animal, a dog. Then at the end of the day,
Ini-display yung mukha mo, inagay sa video, tapos lulun. Sabi ko, huwag ka magpahuli. Kaya yan, 45. Ngayon, 45, pag may nakita ka na, kinain. Paubusan niya ng bala, upo. I would rather that you, that I would prefer the ayaw mo makita ang sundalo ko na ginagulgul mo. Mamamatay ako. Na lang gusto ko rin magwala. Sino ba ng anak mo pumunta noon? Gusto ko rin gumanti. Pero as always, I am not the one in charge of that. I am not the police. I am not the military. So yun lang po. Yan ako magtagal. Ikiusap lang ako siya. Pakalmahin na rin yun. Explain to them na wala talaga tayong makuha kung mag-init na puno. We will destroy the country. In a way, it will cause a fracture in the relation of both army and yung may kasalanan, ikukulong natin. Hindi nyo, NBI. Yun lang. Trying to calm the waters. We're sailing in a very almost lantsaba. Kung natin hayaan na so I'd like to thank you from the bottom of my heart that you are here to hear me, at least giving me a chance to talk to you and pleading that we solve it the way yung dapat yun. Maraming salamat sa dalo ninyo dito. And I hope to see you one of these days. Thank you. Thank you very much, President Rodrigo Roa Duterte. We are very honored with your presence. Once again, ladies and gentlemen, President Rodrigo Roa Duterte, the Commander-in-Chief, Armed Forces of the Philippines.